strawberry ko, guys, kung mapapansin nyo dating video ko. Nilagay ko dito, guys, pinatubo ko dyan, tapos kitansipay ko dito kasi parang namamatay eh. So, siguro kailangan nila ng malalim na ugat. Tsaka, nag-propagate ako ng ano. Ito. Strawberry. Okay? Yan. Okay, guys. Yan ang aking mga strawberry. Bukay na lang sana ba? Kasi ang hirap kaya, guys. So, one year na to. Ano pa ito? 1 year na ako nagpapatubo. Yung last time, nagpatubo dun ako. Pero, ngayon pa lang na, ano, ngayon pa lang siya na, ngayon pa pala nakita ang resulta. So, yan, strawberry din yan. Iwan ko kung may uusubong dyan. So, samahan nyo ako, guys. Punta ako dun sa may kumpos. Ayun, o. Kukuha ako ng kumpos doon, guys. Dito ako, guys, nakuha ng aking, ano, branch ng strawberry. Ayan. Okay. So, ito, guys, ang, ano, doon sa kumpos. Tingnan nyo yung kulay, guys. O, taba. Basta ganyan ang, ano, taba yan, guys. So, medyo marami-rami na, guys, ang aking strawberry. O, kumalat na siya. O, ayan. Ayan. Ngayon ko lang din nalinis. Mamatay na ang aking, ano, tomatoes. Okay, samahan niyo ako, guys. Mag-ano tayo. Mag-kumpos. Kuha ng kumpos ba? Guardia. Yan, guys, oh. Yan, naka-ano yan sa halaman, eh. Kakamatay yan sa halaman, eh. So, dito, guys, dito ko ipinapaipon kay Mr. Yung Cuttings. Ayan. So, tingnan nyo, di ba? Nakumpos na. Ang tumigas din, oh. Yan, guys. Mataba ang lupa, guys. Ayan. Yan, resulta ng lupa, guys. Mataba, oh. Ayan, maitim-itim. Okay? Oh. Alam mo, guys, ito sa Pilipinas, kinakain kaya nila yan, guys. Wag naman. Uy, kasi, ano na lang yan sa hayop? Kaya makain. Meron pa naman tayong makain. Huwag na natin kainin yung ganun kay mahayop ba? Ang kainin ng mga hayop, kung kainin na natin, di ba? Sobrang mani, uy. So, ito siya, guys. Nagtulong man ito sila sa pagkumpos, guys. Tulong man yan sila sa pagkumpos. Kaso lang, hindi yan sila pwede sa halaman, guys. Makikita kayo dyan sa halaman, na sa puno ng halaman nyo. Tanggalin nyo, guys. Ilagay nyo lang sa kumpos kasi mas sisirain nila yung halaman. So, hindi talaga yan sila pwede sa halaman. Sa kumpos lang yan sila, guys. So, ito. Pwede ko naman to ilagay doon. Ito. Pero saka na lang yan. So, pag naglagay ako sa paso, guys, ito, ginagamit ko to sa ilalim ng paso. Ito. Butas, guys, kahit ano man yan, mga third one dyan. Kaya sa atin, guys, kailangan yung ating mga itatapon ng mga
lutas tayo para doon natin itapon. Natin diretso sa basura. Gagawa pa nga ako dito guys ng ano, parang rice bed ba? Pero para siya ano, compost siya, hindi siya sa compost. Doon ko ilalagay yung mga karton. Kasi mga karton sayang din eh, tatapon ng recycling. So doon ko ilalagay mga karton. At sa ngayon, syempre, yung mga karton, bulok na. So, ito siya guys, nilalagay ko to sa taas lang, sa taas. Yung sa baba, iba rin para hindi masyadong maano ba, tawag doon sa Bisaya, kalas. So, ito yung siya, sa taas ko yan nilalagay. Para hindi hakugo. Yung sailunggo pa, hakugo. Ito yung sa taas. Kalahati, yan, yan ilagay ko. Mas mabilis itong tinambak ko, pitatambak ko dito kay Mister kaysa yung compost ko na sa ano, itaas. Yung mga ano, mga waste. Kitchen waste doon ko mayroon ko kamitin sa taas. Kaya sa atin guys, mga dayami sa atin. Minsan, hindi alam ng farmers. Anong gagawin sa dayami? Actually, nasisave naman talaga yan ang dayami para sa next year pa. Oo, di kaya pagkain ng ano, pagkain ng hayop. Medyo gabi na ngayon guys, pero tingnan mo guys ang aking compost. Yan, dahil dito ko nga pinatambak yung cuttings ng grass cutting. So, ayan guys, oh. Maitim yan guys. So, ito lang yung natira niya guys, oh. Yan. Pero ito, compost na to lahat guys. Yan, compost na yan guys. Ayan, dami oh. Yan. So, ayan guys, compost na. Pati yung ilalim niya guys, fertile yan. So, tingnan mo oh. Oh, tingnan nyo guys oh. Ayan, daming butas-butas. Daming butas-butas kasi dyan nag-aano yung earthworm. Ayan. Bahay ng earthworm yan guys. Ayan. Yung mga kitchen waste nyo guys, huwag nyo itapon. Tampak nyo lang sa pakura nyo.